Hello guys, magandang buhay. Ako nga pala si MK at welcome sa Mag-Collect YouTube channel. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang dalawang uri o variant ng 1 peso new design series na nirelease ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang non-magnetic at ang magnetic at saan ba sa dalawa ang may mataas na collector's value. Halina't kilalanin natin ang mga 1 peso new design series. Ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas ay nag-release ng new design series coin noong 1995 hanggang 2017. Ang mga non-magnetic o hindi dumidikit sa magnet ay inilabas noong 1995 hanggang 2003. Makikita sa harapan ng bariya ang imahe ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Mababasa rito ang katagang Republika ng Pilipinas, ang denominasyon nito na 1 peso at ang taon kung kailan ito inilabas. Sa likod na bahagi ng bariya naman ay makikita ang sagisag o logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang taong 1973. Ngunit bakit nga ba non-magnetic ito at hindi dumidikit sa magnet? Ang 1 peso new design na nirelease noong 1995 hanggang 2003 ay gawa sa copper nickel at ang metal na ito ay hindi magnetic. Ang coin na ito ay may bigat na 6.1 gram at diametro na 24 na millimeter at kapal na 1.75 millimeter. Ang pangalawang variant o uri ng 1 peso NDS o new design series ay ang magnetic at ito ay inilabas noong 2003 hanggang 2017. Ang disenyo nito ay kawangis o katulad lamang ng non-magnetic coins. Dahil ang bariyang ito ay gawa sa steel at tinubog o plated sa nickel o mas kilala sa tawag na nickel-plated steel, ang bariyang ito ay mas magaan dahil ito ay may bigat lamang na 5.35 grams at may diameter na 24 na millimeter at ito ay may lapad at sukat na 1.9 millimeter. Ang transition o panahon ng pagbalot ng non-magnetic to magnetic ay ang taong 2003. Kaya parehong merong non-magnetic at magnetic na year 2003. Ngunit magkano nga ba ang collector's value ng mga coins na to ngayon? Ang mga coin na ito ay meron ng added value ayon sa numaste.com at ito ay nakadepende sa condition ng coin. G, ay good. VG, ay very good. F, ay fine. VF, ay very fine. XF, ay extra fine. AU, ay almost uncirculated. At UNC ay uncirculated. Ito ay mga marka o grado ng coin at nakadepende rito ang value na inyong mga bariya. Ngunit paalala sa aming mga mahal na viewer na hindi po lahat ng coin collector ay bumibili o collector ng mga ganitong mga bariya, kaya maaaring mahirapan kayong ibenta at humanap ng buyer ng inyong mga coins. Kaya kung nagustuhan mo ang aming video ay huwag kalimutang mag-subscribe para tuloy-tuloy ang pag-upload ng mga ganitong mga videos. Please subscribe.